the first, second Peter chapter 3, verse 17 and verse number 18. Kita na po. Sabi po ng Bible, ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware, lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. So, verse 18, but grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow up spiritually. Amen. Panginoon, bigyan niyo po kami ng biyaya as we study your word and see. Give our supplications to you later, Lord. Bigyan niyo kami ng magandang attitude and spirito as we deliver to you our request. Diyos. Give us a clean heart tonight as we listen to your word. Give us a responsive heart and responsive mind. In Jesus' name I pray and all God's people say. Amen. Grow up spiritually. So, sabi po ng Biblia, grow in grace and in the knowledge of our Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Okay, so sabi ko nga doon sa isang Bible study ko sa isang miyembro, may tatlong bagay na dapat natin gawin bilang isang mananampalataya para tayo'y matuto at tumago. Una, dapat meron tayong pagnanasang lumago. Tama? Dapat meron tayong desire na mag-grow up. Kasi imposible kong mag-grow up kapag wala kang desire na mag-grow up. Pangalawa, ay dapat meron kang tinatawag na determination, focus na mag-grow up ka. Kaya sabi ng Bible, paano mo inanasain lumago? Una, merong salita ng Diyos, sabi ng binasa natin na ang salita ng Diyos ay parang isang gatas sa isang mananampalataya na bagong panganak na nasain natin. So there must be a desire. Pangalawa, there must be a determination. Sasadyain natin na tayo po ay lumayo doon sa puro ng katuruan na lagi na lang pambata, lagi na lang tayong binibili. To graduate ka na doon sa nasasanay ka na lang lagi sa lugaw na lang lagi ang kinakain mo. Di ba? Kaya nga, ganda ko talaga, ayaw ng lugaw eh. Ay, sorry, nandiyan pala siya. Kasi mahilig ako sa solid, mahilig ako sa puto bumbo. Di ba? Eh, walang sustansya kasi. Kaya, kung ganun din mga kapatid sa spiritual, kung gusto mong lumago, ba'y nanasain mo na lumago? Kumain ka ng mga hard food, are you me? Hindi junk food, tama? Eh, pang junk food, wala. Basura ang nilalagay mo sa katawan mo. Hindi rin maganda. Kahit kung hard food naman yan, medyo nasubrahan ka, hindi rin maganda. Kawawa naman ang iyong tinatawag na bituka. Okay? So, ang gusto lang ng Panginoon ay iwanan natin yung mga turo na lagi na lang tayo dinadala doon sa para tayo binibili. Okay? Hanggang ngayon pa naman, hindi mo pa lagi mo gustong pagkuro, ituturo sa iyo yung patungkol sa paano ka naligtas, di ba? So, let's have the determination tayo yung lumago. At pangatlo, hindi lamang dapat na mayroon tayong desire, minanas natin lumago, hindi lamang yung mayroon tayong determination na lumago, kundi ang pinakamaganda ay disiplinahin natin ating sariling lumago. Tama? Dapat mayroon tayong discipline. Okay? To grow. There must be a discipline to grow. Kaya nga, doon sa Acts chapter 2 verse 42, kung ating babasahin yun, di ba sabi niya, they that learn to receive His word, we're baptized, and yun po yung proseso ng grow up, ha? Sabi niya, there must, sabi niya, they that learn to receive His word, we're baptized, nabautismuhan, dinagdag sa simbahan, okay? At sabi niya, verse 42, they continued steadfastly. Okay? So mayroong disiplina na natili silang pag-ibay, okay? Doon sa puro ng mga apostol, doon sa tinatawag na pagpuputol-putol ng tinapay, at sa panalangin. Kaya po may prayer meeting. Amen? Kaya sabi niya, maganda ho na mayroon tayong tinatawag na
disiplina sa ating sarili. Didisiplinahin mo ang iyong sarili na kahit pagod ka, hindi ka pupunta sa pagpapahinga na hindi ka nakakapagbasa ng Biblia, hindi ka nakakapanalangin, kasi alam mo, grow mo. Ang problema kasi isa sa atin, hindi pati nananalangin, nag-cellphone na tayo, nakatulugan natin ang pag-cellphone, kaya yun, wala yun, nag-pray tayo, yun, wala na. Nung naantok na tayo, wala na tayong galang manalangin. Pwede ba, bago ka mag-cellphone muna, unahin mo muna ang prayer. At least, bago ka nakapag-cellphone ka, nakapanalangin ka na. Pag-advance ka na, tama. Problema kasi, sabi mga kailan lang, di ba, pinaantok. Pag inaantok ka na nananalangin ka, wala na, di ba? Hindi ka na nung nakakapag-focus sa iyong sinihingin sa Panginoon. So, tingnan natin ang tatlong area, mga kapatid, in whom God expect us to grow. Tatlong area ng ating buhay na dapat tayong lumalago. Number one, God expect us to grow spiritually. Amen? So, number one, yan po yung ating puntos. God expect us to grow spiritually. Pag sabi nga sa katabi mo, inaasahan ng Diyos na ikaw ay lalago spiritually. Inaasahan ng Panginoon yan. Ang tanong, paano tayo lalago spiritually? Mayroon din tatlong bagay upang tayo lumago. Una, our spiritual growth is marked by what we put away. Ang ating pong paglago spiritual ay nakikita kung ano ang ating inaalis sa ating buhay. Okay? Anong sabi ng 1 Corinthians 13:11? Sabi ng 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I talk as a child, but when I became a man, I put away the childish things. So, yung salitang put away. Kaya malalaman mo na ikaw ay nagmamature kapag meron ka ng mga inalis na mga immaturity sa buhay. Yung pakikimantang buhay, sa iba immaturity yan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang immature. Di ba? Pagiging matatampo, napagsabihan ka lang ng mali mo, nagtatampo ka na. Di ba? Immaturity ka, immature ka. Di ba? Ganun ang mga bata, di ba? Napagsabihan lang, iyak-iyak na. Di ba? Ano ka ba, bata? Isip bata ka lang, hindi ka na bata. Di ba? Ibang pinagsabihan ka, dapat nabubuto ka. Ang pinagsabi ni Pablo ulit, let's put away all the childish things. Okay? Kaya ang mensahe talaga, pag hindi mo siniseryoso, hindi mo matutunan eh. So, dapat meron tayong aalisin. Letter B, our spiritual growth is magnified by what we put up. Hindi lamang we put away, kundi ano rin ang ating inaalis, kundi ano rin ang ating inuubad. O ang ating tinatawag na hindi lamang isinasantabi, I mean, nung una, kundi ating inaalis sa ating buhay. Ano sabi ng Biblia, Colossians chapter 3? Verse 8 and 9, but now we also put off all this. Sabi niya, alisin mo naman ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yung aalisin mo? Sabi niya, number one is what? Anger. Kaya dapat na nako, ang Kristiyano ay hindi mabilis magalit. Tama? Sabi niya, hindi lamang galit, kundi puot, malis, blasphemy, masamang mga salita, filthy communication. Ano man tali, mga masamang pagmumura, di ba? Mga bastos na usapin. Out of thy mouth, sabi ng Bible. Okay? At sabi ng verse number 9, let lie not one to another, seeing that he have put off the old man with his deed. Sabi niya huwag tayo magsinungalingan sa bawat isa. Yamang atin ng pinatay or inalis yung luma nating pagkatao sa pamamagitan ng gawa ng Panginoon. So, God expect us to grow spiritually. How? Can we grow? Spiritual growth marked by what we put away. Spiritual growth marked by what we what? By what is magnified by what we put up. And letter C, spiritual growth is measured by what we put on. In kanina, we put away, we put off. Ngayon naman, ano ang ating isinusuot? Siyempre, pag meron kang inalis, meron kang, parang wala pinagkaiba na, inubad mo yung madumi mong damit, mananatili ka ba ng kahubad? Diba? Bawal lang, inuhuli ng isang labas ang mga kahubad-hubad ng mga lalaki. Meron kang isusuot, dapat malinis. Are you with me? Ano sabi ng Bible? Colossians chapter 10 at 3.
and verse number 10 to 17, and he put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. So sabi ng ni Pablo, suotin natin yung bagong pagkatao, which is renewed in knowledge, yung napalitan na, yung bago na sa isipan, at yung ating imahe ay sabi nga eh, na nalalak na sa pamamagitan niya. Ano sabi ng verse 11? And when there is neither Greek nor Jew, nor circumcision or uncircumcision, barbarian, sedition, ano pa, verse number, bond nor free, but Christ all and in all. Put on therefore as the elect of God, holy, yan po ha, sabi niya, isuot nawa ninyo bilang mga pinili ng Diyos, ano sabi? Kabanalan, okay? Holy and beloved, bowels of mercies, kaawaan, kabutihan, kapakumbabaan ng kaisipan, kaamuan, at, ano sabi? Ano yung long suffering? Katsagaan. Okay? Forbearing one another and forgiving one another. Binabata mo ang bawat isa, sinatsaga, ibig sabihin ng forbearing, sinatsagaan mo ang bawat isa, at pinapatawad mo ang bawat isa. If any man have a quarrel against you or against any, let as Christ forgive you, so also do ye. Kaya kung meron daw kayong kagalit, kung paano pa pinatawad ni Kristo, ganun din naman ang gawin mo. And about all these things, ninyo po, puro put on po yan, ha? Put on. So, din mo muli ninyo. Put on charity. Isuotin nyo ang pag-ibig, which is the bond of perfectness. Verse 15, and let us peace, let the peace of God rule in your hearts, to the which he also called in one body, and be ye thankful. Verse number 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and in hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever ye do in the word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. So that's letter C. Number two. Okay, number two, saan tayo inaasahan ng Diyos na lumago? Number one, God expect us to grow spiritually. Number two, God expect us to grow scripturally. Okay? When we say scripturally, hindi ka lamang lalago spiritually, kundi lalago ka by His Word, by the Scripture. So in order to grow scripturally, we must study the Scripture doctrinally. Amen? Ay, kung gusto mong lumago sa salita ng Diyos, ay aralin mo ang salita ng Diyos at ang doktrina ng salita ng Diyos. Mahirap na sa puntang ka ng Kristiyano, yung doktrina lang ng pagiging ligtas, hindi mo pa alam. Pag may nagturo sa ilang ibang turo ng kaligtasan, nakikinig ka kasi hindi mo alam ang doktrina kung bakit ka naligtas. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 14, continue thou in the things which thou hast learned, manatili ka doon sa mga bagay na inyong natutunan, and has been assured of knowing of whom has learned them. And had from a child that was fully known the scripture. Nung bata, simula pa nung bata ka, sabi niya kay Timothy, alam mo na yung banal na kasulatan. Okay? Which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Verse number 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished into all good works. So if you want to grow scripturally, you must study scripture doctrinally. Letter B, in order to grow scripturally, we must search the scripture daily. Amen? Hindi lamang doctrinally aralin ang Word of God, kundi araw-araw pupuntahan ang salita ng Diyos. Sabi ng Acts chapter 17, verse 10 and 11, and the brethren immediately, he says, sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming therewith went into the synagogue of the Jews. These were the noble than those in Thessalonica. Sabi niya, higit na matatalino sila kaysa mga nasa taga Thessalonica. Sino? Yung mga Berean Church. Matatalino daw yung taga Berea. Eh, di ba may mababasa kayo sa Facebook, Berean Church. Berean Bible Baptist Church. Sabi niya, yung mga taga Berean Church daw, matatalino kaysa mga nasa Thessalonica. Bakit daw? In that they received the word with all readiness, handa silang tinanggap ang Word of God. And search the scripture daily whether those things were so. So if you want to grow in the scripture, letter A, study the scripture doctrinally.
Okay, letter B, we must search the scripture daily. And letter C, okay, we must separate the scriptures dispensationally. So what does it mean? Anong ibig sabihin? Dapat alam mo. Alam mo kung kailan mo dapat gamitin yung salita ng Diyos. Kaya nang sabi ko minsan, di ba? Tayo, we are so eager to win souls kapag meron tayong nakausap, kahit mga nasa miyembro ng kulto, pinipilit pa rin natin ipasok ang kaligtasan. Na hindi naman nila pinapakinggan. Ang sabi ng Biblia, huwag mong ibigay ang perla sa baboy. Di ba? Kaya minsan, yung mga makikita ka, hindi naman talaga makikinig sa salvation, kundi makikipag-debate. Anong gagawin mo? Kinakailangan mong patayin muna yung kanilang paniniwala para may in order for them to listen to the gospel of the Lord Jesus Christ. So, we must separate the scripture dispensationally. Ano sabi ng Bible? Second Timothy 2, teach study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of God. So sabi niya, pag-aralan mo maigi yung iyong sarili na maging katanggap-tanggap ko sa Panginoon. Ang manggagawa na walang dapat ikaya na nalalaman kung paano pagbabahagiin ang salita ng Panginoon. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Kaya naman sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, 10 taon na ng Kristiyano, pagbabahagi lang ng kaligtasan, hindi mo parang nakakahiya ka sa Diyos. Diba? Diba nakakahiya ka na 10 taon ka ng Kristiyano, wala ka pang nasisira ng kaligtasan. Kapag may bisita rito na lang, yan lang, kapatid, kundi mong bisita na lang, mga kapatid, hindi mo pa, diba? Napaka-privilege mo kapag ikaw yung, ikaw mo na, usisira mo na kita ng kaligtasan. Diba? Yun na lang, huwag ka na lang muna mag-solve it. Yun na lang mga bisita na punta rito. Kung mayroong bago mo ka nakita, kung paano siya, hindi mo na siya, kung babae yan, siran mo, kung lalaki yan, di ba? Hindi mo na kapatayin na kamote ka. Hindi ka nagbututo. Yung imagine, 10 taon ka lang kasi sabi ko, marunong mag-solve it. Hindi mo kasi na-apply, hindi mo kasi ginagawa. Pag-practice ako yung anak mo, hindi yung aso mong alaga. Romans Road na matuto ka mag-umibig sa kaluluwa para hindi lang ang sinasabi mo sa katrabaho mo, sa nakikilala mo ay puro na lang kung ano-ano, kundi i-aral mo ang kaligtasan sa kanila. So God expect you to grow scripturally. So paano? Study the word of God doctrinally, search the scripture daily, and we must separate the scripture dispensationally. Number 3 and last. Amen? Number 3 and last. So God expect us to grow. Saan? Spiritually. Number 2, scripturally. And number 3, God expect us to grow is steady. Steadily tuloy. Bisa-bisaya ako. Steadily. Okay? Yung isa steadily, kaya sabi ng Biblia, in order to grow steadily, mga kapatid, yung kalangan na nanatili, bae, yung natuto ka, nagsusuluhin ka, nagsishare ka, nagbibigay ka, madaling matutunan yan. Pero yung panatilihin mong ganyan ka for almost a decade, mahirap yan. In order for us to grow steadily, we must remain firm in our faith. Kailangan nating manatiling matibay sa ating pananampalataya. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 4 and verse number 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Did they imagine that, kapatid? That even Apostle Paul sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Nakipaglaban akong mabuti sa aking mananampalataya. Okay? So, para tayo po ay manatiling na lumalago, mga kapatid, yung i-remain natin, we must remain firm in our faith. When we say firm, matibay. Okay? When we say firm, talagang steady. When we say firm, talagang hindi basta-basta nauugat. So in order for us, letter A, to grow steadily, we must remain firm in our faith. Letter B, in order for us to grow steadily, we must remain fixed in our formation. What does it mean? Alam niyo, yung salitang formation, nakikita lagi natin yan sa mga pulis, ano? Kapag sila yung formation sa mga military corps, kapag sila yung nakakaranas sa kung magturo sa kapulisan, pagkansan, diba? Talaga naman, naka,
antindi ng kanilang tinatawag yung fixed formation ay maganda, di ba? Kaya sabi ng Ephesians chapter 4 verse 3, endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. So endeavoring, pagsumikapan natin na magkaroon ng pagkakaisa sa espiritu, okay, sa pagkakaisa in the bond, sa pagkakaisa sa pamamagitan ng kapayapaan. Endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. And let us see and last, in order for us to grow steadily, we must remain what? Number one, remain firm in our faith. We must remain fixed in our formation. And let us see, in order for us to grow steadily, we must remain faithful in our fellowship with the Lord. We must remain faithful in our fellowship with the Lord. Kaya may Hebrews 10.25, not forsaking the assembly of ourselves. Ngayon ang tinuturo ko sa series sa mga Bible study ngayon sa bahay-bahay, lagi tinuturo namin ni Preacher Jovic ay yung paano bumahalin ang pagsamba. Noong Old Testament, matindi ang paggalan nila in regard sa Sabbath day. Would you tell you imagine na pag may nakita kang Sabbath day, may nakita kang sabi na una, ganun ang kanilang paggalang sa pagsamba. Una, walang pwede magtrabaho kahit aso. Kahit baka na alaga nila, hindi pwede magtrabaho kung lalo na pagsamba. Lahat tingin yun. Okay? Pangalawa, may nakita silang namumunutan ng stick tuwing araw ng Sabbath day. Sabi ng Numbers, dinala nila sa kapisanan at pinagbabatuhan ng mamatay. So ganun nila nire-respeto ang pananambahan. Dapat ganun din mo tayo. Sabi ko nga, di ba ang araw ng pananambahan ay nagsisimula tuwing araw ng Linggo. Anong oras nagsisimula ang Linggo, Abi? Alas 12. Nung 9. Kaya kalaking late eh. Diba? Kaya dapat kung may paggalan ka sa pagsamba, dapat lagi kang maaga. Kasi, ang Linggo ay 24 hours. So, ibig sabihin, madaling araw pa lang ng alas 12 ay oras na ng Panginoon niya. E ikaw, alas 7 yung makakapok ko. Diba? Walang kang excitement na makipagtagpo sa Diyos. So, kaya sabi ng Panginoon, let us consider sa 24, let us consider one another, and to love and to good work. Sabi niya, ano natin? I-push through natin. I-encourage natin ang bawat isa. Sa pag-ibig, okay? Sabi niya, i-provoke natin. Yung salitang provoke ay parang, parang, di ba, negatibo siya eh. Pagka ginamit ko sa negatibo, na, oh, pinoprovoke mo ako eh. Parang, tinutokso mo ako, or parang, iniinis mo ako, or parang, tinutokso mo ako, parang gano'n. So, pinoprovoke mo ako. Let us provoke one another. Itulak natin ang bawat isa na gumawa at maging maaga at maging mabuti sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng 25, not forsaking the assembly of ourselves together as the mother of some, but exhorting one another in so much love. Alam niyo mga kapatid, ang Kristyanong, alam niyo, meron talaga mga Kristyanong ito, ha? Realidad ito. Meron talaga mga Kristyanong mahingi na utak. Totoo to, Abi. Yung kasi dalawang kaklase ng Kristiyano, yung mahinang utak at saka yung talagang wala talagang utak. Okay? Yung sabihin, nagmamang-maangan. Sabihin lang. Pwede ka imagine na pero alam ko yung mga Kristiyano ng ganyan, kapag natutunan lang nila isang bagay, kahit hindi ka matapat, tandaan mo to, akan. Kahit hindi ka matapat sa maraming bagay, matutunan mo lang mahalin ang pagsamba. Tuturuan ka ng Panginoon. Kaya, ang mga Kristiyanong mahal ang pagsamba, napupuso talaga sila. Ano sabi ko sa inyo? Mabibilang ko sa daliri ko, minsan lang akong nawala sa simbahan ako yung backslide. Siyempre, backslider nga. Pero simula nung ako'y bumalik hanggang ngayon, mga kapatid, walang Linggo, walang prayer meeting na wala ako sa pagsamba. No doubt naman kung bakit ako nandito ngayon sa pagpapasok pa. Ganun bumibig ang pagsamba. Ganun buminahal ang pagsamba. Diba? Maaring ginagawa mong pagsamba
parang para sa iyo walang pagkain. Hindi mo alam, isa sa mga apo mo ang tatayo na umani doon sa katapatan mo, parang si Eunice. At si Luis, hindi pwede magpastor si Eunice kasi babae. Hindi pwede magpastor si Eunice kasi babae. Nagkaroon ng apo si Timothy. Yun ang bunga ng pastor sa babae. Diba? Kaya yung katapatan yung mga nanay sa gawain ng Diyos, akala nyo walang napupuntahan yan. Meron, akala mo lang wala. Pero meron, meron, meron. Diba? Kaya talaga yung mga kapatid. Yeah, we must grow steadfastly. We must, God expect us to grow steadily. Yung nananatili ka, maging matapat ka lang, grow up, so we must remain firm in our faith, we must remain fixed in our formation, and we must remain faithful in our fellowship with God. Amen? So, yan po ang isang daan para tayo po ay tumibay sa ating pong pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon. Let us grow up spiritually. By the way, answer prayer tayo sa place natin. Kanina, kaya ko po yung si Press ay pumayag po siya ng 10K. Yung buong exclusive na po natin yung ano. Taas baba, kaya kasama ko po yung swimming pool. Okay? So, kaya ako sa 27. Kaya, pag-pray po natin yung event natin. At isa pa po nga pala, meron akong itinatay yung personally. At tungkol po sa birthday ni Ma'am Shea sa 26. Yun po ay minimum sa per worker. Okay? Kaya po kung kayo, pero kung kayo po yung pinausap na Diyos, sabi niya basta maliit sa akin ang 100, let's get po ako 1K from me later. Okay, ibigay mo ang 1K. Okay. Okay, ba't mo binubugbog yun na lang yung anak ko? O, bubugin. Okay? So, tayo po ay manalangin. So, ang naatasan ko pong maningil dyan ay yung iba, si Richard Jovic, si Elmer. Hindi ko alam kung bukas po ng gabi ay matutuloy po ako doon or maaaring Friday ng morning kasi speaker ako nililangkat-kat ng kanilang youth. Parang youth jam nila ng Friday ng alas 4. So kaya po baka po bukas ng gabi or Friday morning kami o alas. Kaya po dapat po Friday pasa bukas ng gabi, kumpleto na dapat yan. Para po maibigay na po natin doon sa kanya as a love gift ng aking church. Okay? So let us all pray. Father, thank you tonight. Salamat po sa iyong salita ng iyong Diyos. Help us, Lord, to be steady and fixed in your work and in your word. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, na patuloy kami lumago as you expected us to grow, Lord. Every living creature ay inaasahan niyo kong mag-grow. Lahat po ng bagay na may buhay ay inaasahan mo lumago. Kaya po, Panginoon Diyos, kung kami po, ang pananampalataya namin ay dapat buhay, kaya dapat po ito po yung lumalago po. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang aming panalangin, ang aming po mga kaibigan, ang aming po mga missionaries, ang aming po mga first group, ang aming po mga giving, ang aming po mga pinag-giver sa inyo personally, kayo po ang patuloy niyo magpala dito. Thank you God in Jesus' name. And all God's people say, amen and amen. Amen. Let us all sing para po sa ating offering song and let us all give to the Lord.
Church. Kapalaan nyo rin po ang pagdiriwang ng 51st birthday ni Ma'am Shep.
in pray na kami pong lahat ay makabahagi sa maliit na paraan ay maipakita namin, ina-appreciate namin ang kanyang surrender life dala po ni Pastor Tom. Salamat na kinang Diyos sa inyong mabagsa aming buhay. Pagpalain niyo rin po, maraming salamat sa answer prayer, sa job ni Camille, sa lahat, at sa marami pa pong mga bagay na we are expecting because our best life, oh Lord, we know that it's in the future. But thank you, Lord, and we praise you for all the things you've done in our life. This is my prayer and all that people say. Amen.